Yan, ang ginagawa niya po ngayon ay tinatawag namin sa Bicol na paltok. Ito po yung isang piraso ng maliit na kawayan. Kailangan putulin sa magkabilang dulo para magkaroon, makita yung butas niya. Tapos, gagawa rin siya ng pangsundot dyan na medyo maigsi ng konti kumpara dyan sa ginagawa niya na kawayan para magkaroon ng espasyo or space yung bala dyan sa parting dulo ng kawayan na yan. Pagkatapos, ang gagamitin pong bala ay yung basang papel para pumutok. So, panoorin natin mamaya. Kaya na po, napantay niya na po yung magkabilang dulo ng kawayan. Ayan o, kung makikita po ninyo, tagos yung butas doon sa dulo. Ngayon naman po ay gagawa siya ng pangsundot doon sa ginawa niyang kawayan.
yung pambala natin, yung papel na binasa. Mabasain lang yung papel. Tapos kukuha ka lang ng tamang dami ng piraso ng papel na kakasya dun sa butas. Ayan. Tapos itutulak ng pangsundot. Yung pangalawang bala, yun na dapat doon napuputok. Kasi yung ano, nandito na sa dulo. Yung unang bala na nilagay. Yan na! Ayun! Ah, ang galing! Sapa, sapa. Naputok pala. Kala ko hindi. Oo, oh, patingin ako. Ayan, kung mapapansin natin, nandito yung isang bala sa dulo. Tapos susuotan ulit ng isa pang bala. Sa kanya susundutin. Oh. Yun! Ayos na! Naputok na! Oo. Ang layo.